Maing adlaw, mga higala. Simulan natin ang episode na ito sa isang salita, trabaho. Work or employment, meaning the state of having a paid job. Rough translation, trabaho may sweldo. Meron tayong isa pang salita para sa trabaho. Mas madaling intindihin ito. And the word is hanap buhay. Ang hanap buhay ay hindi lamang isang salita. Konsepto rin ito. Ang tao ay naghahanap ng trabaho para mabuhay. And there lies the irony too. Paano kung sa paghahanap ng trabaho, ikaw ay lulukuhin lamang? Paano kung ikaw ay maging biktima ng illegal recruitment? Kay Tulfo po ba ito? Opo, ito nga po ang isumbong mo kay Tulfo. Ma'am, gusto kong humingi ng tulong. Sige lang po, nakikinig ako. Ma'am, natangayan ako ng pera. Nino po? Nang illegal recruiter po. O, kailan naman nangyari ito? 1 week na po, ma'am. Eh, nakokontakt niyo pa ba yung recruiter? Ano, hindi na po, ma'am. Nagtatago na po yata. 3 number, walang sumasagot. Eh, magkano naman naibigay niyo? Halos 100,000 pesos po, ma'am. Nako. Bakit naman po kayo naniwala? Kailangan po ng trabaho. Ma'am, kahit na po. Hindi po ba kayo nagtaka, hiningan po agad kayo ng pera? Ay ma'am, ang gaganda naman po kasi ng mga pangako. Naku, style po yan ng mga illegal recruiter. Paano na ma'am? Di bali po, punta na lang po kayo dito sa office namin ma'am. Para po makuha po namin yung buong detalye at matulungan po kayo. Magkakapit-bahay po kami na na-recruit niya. Ilan po kayo? 5 po. Mm-hmm. Kami nga po na kumpare kong si Richard. Nagbenta ng kalabaw para may maibigay agad sa kanya. Nako, yung pong recruiter po ninyo, malinaw po na illegal yan ha. Huwag po kayo magpapadala ng pera. Opo, chinek po namin sa POEA ang pangalan ng recruitment agency. Wala pong ganon. Hala ma'am, pero paano po yun? Kasi sabi po nang kausap po, dun daw po sila sa agency na yun. Hindi nga po registered sa POEA. Opo, pero hindi nga po sila registered sa POEA. Illegal recruiter po yung nakausap ninyo. Ano po yun ma'am? Tulungan niyo po kami. Mga kaibigan, ang episode nito ay dedicated sa mga biktima ng illegal recruitment. Importanteng leksyon ang aming ibabahagi sa inyo sa usaping yan. Dito sa Isumbong Mo kay Tulfo. Niloloko mo, gusto mo namang maglagay. Kaya tayo hindi maasenso. Ano bang nakakain ninyong OFW sa Korea? Sabi ko, this must stop. Alam naman namin kita na may tsura mo eh. Pero ang problema, hindi ko rin kilala ang nanay mo. Sabi, ang kapitan at saka yung kagawad ng mga barangay, hindi pwedeng hindi alam ang nangyayari. Kinapi ka ba? Isumbong mo kay Tulfo. Intramuros, once upon a time, ito ang seat of government sa Pilipinas. Ngayon, ang narito na lamang ay ilang frontline government agencies. Noong wala pang pandemya, ang Intramuros ay dinadayo ng mga estudyante at turista para sariwain ang mahabang history ng ating bansa. Pero para sa 2 kabataang seafarers na dumulog sa atin, iba ang saysay ng Intramuros. Dito na Bulilyaso,
ang kanilang pag-asa sa buhay. Naniwala sila sa isang pangako. Sasakay sila ng barko. Ang barko ay maglalayag sa ibayong dagat. Sisweldo sila ng malaki. Mabubuhay ng masagana ang kanilang pamilya. And they will live happily ever after. Parang ang sakit mo. Parang yung inakala mo, dyan na yung umpisa ng pangarap mo, pero wala pala. Parang hindi ka makakain, hindi ka makatulog. Kasi okay na yung offer eh. Makakapagsimula ka na, tapos wala pala. Simula, back to zero na naman. Hindi kayo magkakilala talaga? Hindi po. Paano mo nalaman, Oliver, na si Conrado ay nabiktima din? Tumawag siya sa akin, ma'am. Kaya yun. Paano mo nalaman? Isa pa po kaming kasamahan. Kuya Mon, hindi problema sa kanilang jowa ang daladala ni na Oliver at Conrado. Ang problema nila, na-denggoy sila ng illegal recruiter. Kala ko kasi sure, ma'am, kasi napakakuan din ako, ma'am. Kaya nagpagsapala na ako, ma'am. Nagtiwala ka? Tiwala po ako, ma'am. Bad vibes ang Intramuros sa dalawang seafarers natin dahil narito ang ahensyang pinag-applyan nila na nagpaasa sa kanila, ang Global Maritime Manila Incorporated, GMM for short. Yun ang pangalan ng ahensyang ginamit nang nag-recruit sa kanila. Si Oliver Santiago, 28 years old, ay taga Isabela. Graduate siya ng Bachelor of Science in Marine Transportation o BSMT sa kanilang bayan. September 2020 nang makilala ni Oliver ang recruiter sa pamamagitan ng kanyang tiyuhin. Ang pangalan ng recruiter ay Meilani Miguel Felipe. So alam ng tito mo na si Meilani ay isang agent. Magaganda ang pinangako sa kanila ni Meilani. Nabuhayan ng loob si Oliver. Inakala niya na makakasampa na siya ng barko. International pa. Kaya agad siyang nakisuyo sa mga tiyahin. Nangutang siya. Bigyan pa ako ng panmamta para sakaling ito na yung swerte ko, ma'am. Kaya tinagtulong-tulungan po nila, ma'am. So yung perang ginamit mo, opo, galing yun sa mga tita mo? Opo, ma'am. Umabot sa 80,000 pesos ang perang ibinayad ni Oliver kay Meilani para sa sinasabi niyang mga training at requirements. Noong una, ma'am, nanghingi po siya ng 40,000. Ngayon, sabi niya para daw po sa trainings ko kung aabutin ng 40,000 o may sobra pa, ma'am. Okay. Apo. Para sa trainings mo, apo, yung 40,000. Apo. Tapos? Tapos nanghingi ulit ng 40, ma'am. Para saan naman daw yun? Eh, sabi makakasakay ng December, ma'am. Pang-process, ma'am. Apo, ma'am. Nag-iusap na naman po ako sa tita ko, ma'am. Ipinarinig ni Meilani ang clincher na musika sa pandinig ng bawat seaman. Makakasakay na sila ng barko. There was even a date, December 2020. Pero lumipas ang December 2020 hanggang magbagong taon. Tapos February 2021, March. Bokya! Wala! Nada! Wale! Tagal ang proseso. Parang gusto niya nang bawiin yung pera, ma'am. Pero nakiusap pa ako, ma'am, na bigyan pa ako ng pagkakataon kasi masayang din yung pagod ko, ma'am. First week of June 2021 nang magsumbong si Oliver sa amin. June 25, 2021, ito na si Conrado, nagsusumbong sa amin. Ang kanyang recruiter, the same Meilani, na ang pakilala ulit ay agent siya ng Global Maritime Manila Incorporated. Si Conrado Paolo Panis, 26 years old, ay tubong Naga City, Camarines Sur. Graduate siya ng Bachelor of Science in Marine Engineering. Gaya ni Oliver, inirekomenda siya ng kanyang tito. Kasi parang may kilala siya sa GMM na may posisyon po. Kaso namatay po yun. Okay. So pinasa po yung papeles ko kay Ma'am Meilani. Kaya ganun. Since empleyado si Meilani ng GMM. Opo. Agad-agad na lumuwas ng Maynila si Conrado sa pag-asang ito na ang katuparan ng kanyang pangarap. Kasi kailangan na daw po magpasa ng mga papers ko, yung trainings, yung ganun. Mabigat para kay Conrado ang hinihingi ni Meilani na processing fee na 80,000 pesos.
Sinabi ko agad yan sa kapatid ko kasi siya naman talaga yung magbabayad sa akin. Mm-hmm. Eh wala pa naman ng pera. Conrado didn't have that kind of money. Nakiusap siya kay Maylani, pumayag naman ang babae. Sige, 40,000 na lang muna ang ibayad mo. Nagbigay ako ng 40 para daw po yan sa visa ko tsaka sa medical. Gaya ni Oliver, si Conrado ay umasa sa mga pangako na makasakay ng barko bago matapos ang 2020. Pangako ng December 10, 2020 po, makakaalis ka po, sabi ni ma'am. Mm-hmm. Eh di ako naman, tuwang-tuwa naman, syempre, aalis na eh. Mm-hmm. Pangarap yun. Tapos, inabot na ng siyam-siyam si Conrado, bokya, wala, nada, walay. Pero hinabaan pa niya ang pasensya. Kapit pa rin siya sa pangako ni Maylani. Malaking sweldo bilang oiler sa barko. Tapos wala po hanggang nag-January po, February. Sabi ni ma'am, sampahan nyo mga March, April. Eh yung kapatid ko nagagalit na, tagal-tagal na daw eh. Magkakalahating taon na. Pero ang totoo, nasa denial stage na si Conrado. He was denying that everything was a fake. May nakaabot sa akin na impormasyon na wala na daw po si Ma'am Maylani sa GMM. Akala namin andun pa siya pero wala na pala. Nag-training nga si Conrado at Oliver na napakamahal ng bayad. May tinanggap ngang certificates pero walang nangyaring medical exam. Walang naprosesong visa. Walang kontratang pinirmahan. Sa madaling sabi, hindi sila nakasampa ng barko. Ang mga pangako, napako. Nag-verify ang isumbong mo kay Tulfo. Una, sa status ng Global Maritime Manila Incorporated. Kuya Mon, ayon dito sa website ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA, accredited ang Global Maritime Manila bilang isang recruitment agency. Ang lisensya nito ay valid mula October 3, 2019 up to October 2, 2023. Agad nating kinontak ang mismong may-ari ng Global Maritime Manila, si Captain Relly Jose Jr. Mabilis ang pag-disown ni Captain Jose kay Maylani. Wala akong employee na ganyan. You can check the PUEA kung sino-sino mga employee po. Wala ho kayong employee na Maylani Miguel Felipe. Negative, wala. Ipaniliwanag natin kay Captain Jose na itong Maylani ay nakikipag-transaksyon kay Oliver sa loob mismo ng kanyang agency. And then another 40K ni-receive din ni Maylani. Diyan din daw sa opisina. Bakit sila magbibigay ng pera sa tao? Kasi hindi nila iharap si Maylani sa opisina. Mag-report sila sa office, narinig na si Maylani. Or itakin PID na. Ito na, ang daming naluloko na ganyan na sila kasi gusto nila shortcut eh. Nagiging palaisipan ang istoryang ito. Naghihintay ng sagot ang maraming tanong. Pero si Captain Jose ay may ready answer sa isang tanong. Ang dami niyan, minsan may mga gates, minsan may mga nakakalusok doon na nakakapasok sa office, kapitan pa. Mm-hmm. Kaya delikado ngayong panahon, maraming nanluloko, pandemic kaya marami talaga. We post a question to an irritated Captain Jose. Pero kung sakali man ho na mapatunayan na doon nga sa loob ng opisina nangyari ito, makikipagtulungan naman po ang Global Maritime para mabalik naman po yung refund. Pero kina Oliver at Conrado, kumbinsido sila na si Maylani ay taga Global Maritime Manila dahil sa opisina ng ahensyang ito sila nag-uusap. Ito ba yung office nila sa Manila, Intramuros, Manila? Opo, ma'am. Doon mismo kayo sa loob? Opo, ma'am. Nagtatransak ni Maylani. Opo, sa opisina niya, ma'am. Mismo. Doon mo din inaabot sa kanya yung mga pera. Opo, ma'am. Pumunta naman po ng Manila. Kinaumagahan po, nag-report ako ng GMM. Mm-hmm. Yun po, kinuha niya po yung mga hard copy ng... Sa loob mismo ng GMM? Opo, sa Intramuros po. So, ano ba talaga? Play acting lang si Maylani? May kasapakat siya sa loob mismo ng ahensya? Whatever it was, ang importante kina Oliver at Conrado ay maibalik ang kanilang pera. Kailan kayo nagsabi sa kanya na magre-refund na kayo? May pa yun, ma'am? May 10 po yung akin.
Eh, yung akin, puro pangako na Thursday or Friday, makukuha mo na. Tapos, hanggang dumating sa ganito, hanggang June, wala talaga. Sabi naman niya, marerefund nyo. Opo. Pero? Wala pong nasusunod na araw eh. Palagi lang extend. Ikaw. Tapos sabi niya, i-check na lang daw yung bank account na binigay ko. Tapos, andun na daw, kinaumagahan mo. Pero wala naman po, ma'am. Tapos sabi niya, next week na naman daw, ma'am. Sino ba naman ang hindi iinit ang ulo? Inutang lang ang pera. Kaya, ayun, nagsumbong na sina Oliver at Conrado sa atin. June 24 nang mag-text tayo sa akusadong si Maylani. Gusto nating hingin ang kanyang panig. No reply. What's the real score? Wana ba o gigastos na nimo? Pastilanday. Tumawag rin kami, no reply uli. And then, nakuha namin ang kanyang address sa Payatas, Quezon City. Nakipag-ugnayan agad kami sa barangay. Kukonfirm ko lang, ma'am. Doon daw po nakatira si Maylani Miguel Felipe sa 760 San Gabriel Street. Ah, doon nga po siya nakatira, yung Maylani. Apo. Okay, matagal na po ba itong... Sabi po nung CSB namin, ma'am, yung humawak po sa lugar na yon, recruiter po talaga siya. Days after, nag-reply ang Maylani. Gusto raw niyang ibahagi ang kanyang panig. June 30, 2021, nagharap sina Conrado, Oliver at Maylani sa aming opisina dito sa Ortiga Center, Pasig City. Sir, ganito po. Yung pong agency na GMM is nag-comply po sila na ibigay ang pera nila. So nagpadala sila kanina ng 12 o'clock sa akin. Ng pera? Yes po, nasa akin po para po iabot sa kanila. Sila po yung humingi sa akin ng tulong para makapasok po, maka-apply. Mm-hmm. Then for completion po sila lang requirements. Then ang nangyari po, syempre pinakiusap sa akin ng tito niya, so tinulungan ko. Pero Pero ang trabaho ko po doon sa agency is way back January 2019 is recruitment officer. Then, pre-promote po ako as welfare officer nung kasagsagan ng COVID. Tinulungan ko po sila, sir. Yes, nagbigay sila ng pang-processing na processing fee po, sir, for trainings. Magkano? Ang binigay po ni Oliver is 80. 80? Yes, 80? Po. Yes po. Ang binigay po ni Conrado is 40. Ayun naman pala. Pag-aaral ko lang yung nila. Bakit sinasabi ng agency na hindi pa nila Tinatanggi ka nila. Ito po ang aking ID. Kaya nga po, doon ako nag... Alam mo yun, Oliver, di ba? Ganito po kasi, ma'am, ang senaryo. Okay? Alam po nila, Oliver at Conrado, na meron akong sariling opisina. Tama po. Di ba, alam niyo po? May sarili akong office doon. Which is... Pero doon sa lobbyismo ng agency? Yes po. Proof. Nakita po nila. Mm-hmm. Proven po yun. May ID din kayo nakita, tama nila. Opo, meron po akong ID nakita. Yes po. Eh, ba't dinideny ka? Yun po yung masakit, sir. Opo. Yes, sir. Totoo po ako talaga sa salita ko. Naipit lang ako sa inyo kasi ayaw ibigay ng agency ang total amount na naiabono ko sa kanila. All's well that ends well. Okay? Ganito na lang. Bigay mo na yung pera. Ngayon, ikuha mo sa camera. Yes po. Actually, babang transfer ko po sana, sir, pero ayoko. Gusto ko po talaga yung sa ito po yung kay Conrado. Kasi 80,000... Sir, 80,000 po yung binigay niya as processing niya. Tinulungan ko sa mga trainings. Then, sabi ko sa kanya for refund kung ano yung matitira. 48,100 po yung natira. Ang payag ka ba yan? Nagamit niya po sa training, sir. Nagamit mo sa training? Okay. Yung pala, yes, sir. 40,000 po kay Conrado, 35 po. Ano ba, kontento ka nang dyan? Ha? Yan ba yung ina-expect niyo yung refund? Opo. On that score, natuwa na rin ang complainants. May naibalik kahit paano sa kanilang pera. Sakto. Opo. Ala, sige. Ay, yung papeles ko po, ma'am. Ay, pala, sorry. Nakalimutan ko na. Ito po. Okay, sir. Salamat. Sir, salamat po na marami. Okay. Thank you so much, sir. Sige po. Salamat po. God bless po, sir.
we still decided to reach out to the POE administrator, si Bernard Olalla. Baka naman pwedeng makapagtrabaho sa barko sina Oliver at Conrado. Pwede po ba na natin matulungan ito, admin, na makasampa ng barko itong dalawa? Sir, papatawag ko yung ahensya sa aking opisina, no? At ipaparating ko yung reklamo ni Oliver Santiago at saka ni si Ferrer Panis. Andito po ba sila sa Maynila ngayon? Dito po, pwede ho namin tawagan. At kung maparapati nyo... Papuntayin ko sa office ko tomorrow. Oh, sige po, pasasamahan ko po siya. Silang dalawa. Sige po, Manong. Kayo, ingat po, Manong. Gaya ng instruction ni Kuya Mon, sinamahan natin ang seafarers na sina Oliver at Conrado sa Philippine Overseas Employment Administration. Baka sakaling maasistehan nila ang dalawa na makasampa ng barko. Hihingi rin tayo ng payo kay Admin Olalla tungkol sa tamang proseso sa paghahanap ng trabaho. Tulad ng pasaporte sa kanila yun. Kasi sila yung mag-apply ng pasaporte. Okay. Yung kanilang mga FBI clearances. Kanila yun. Yung mag-apply din dyan. Kanilang mga certified copies, authenticated copies ng birth certificates sa ating PSO. Kanila din yun. Yung mga medical certificates. Pero apart from that, wala. So, ano po sa tingin mo ang medics? Kasi isang mga hospital, yung hindi. Ano po sa tingin mo yung pamamaraan o pagkakasin ng mga hospital? Eh, una ko na, humarap sila sa isang tao na hindi pala autorisado ng aming proseso, no? Pero sa loob ko, sir, may hindi na. Pangalawa, ano yung sila yung nanapakalaki 80,000 at 40,000? Bakit may gano'n? Tsaka yung gamil pang na ibinalik, ibig sabihin, ina-acknowledge sila na hindi tama yung ginawa nila. Ay, siyempre naman. Kaya ang request ko sa kanila, andito na kayo sa PUA, no? I-refer namin kayo sa Legal Assistance Division na kayo. Doon po sa nasabi ko ni Kuya Mon, yung pabayo kayo natin sa lalong tutuloy natin terms of pag-apply naman. I-recommend natin sa mga legitimo nating money agencies. Sobrang papasalamat ko po sa inyo, ma'am, saka kay Sir Ramon Bulpumang, kasi kung hindi dahil sa inyo, ma'am, nahirapan pa rin ako, may repanto, ma'am, baka hanggang ngayon pinapangakuhan pa rin ako, ma'am. Maraming salamat po sa tulong nyo na agad-agad po. Saka kung hindi po siguro kayo, kung hindi ako nakasabay sa kanya, ganun din. Parang pangako lang din makakuha ko hanggang ngayon. So, ano plano nyo? Tuloy pa din naman ang pangarap nyong makasampan? Oo naman po. Ganun pa din. Mga kababayang seafarers, kumonsulta sa Philippine Overseas Employment Administration upang hindi mabiktima ng illegal recruiters. Sa ngalan ni Ramon Tulfo, ako po si Karen Alvarez para sa Isumbong Mo kay Tulfo. Magbabalik kami matapos ang ilang patalastas.